before and after. Okay. Hello guys, nandito ko sa kaibigan ko. Meron silang problema dito. Yung closet nila walang hangiran. Oh. Kailangan natin ang hanger dito. Maglalagay ako ng hangiran dito hanggang doon. Saka dito, frame niya. Papatungan ng tabla. Okay? Ito yung kailangan natin. Ito yung tabla na patungan. Saka yung bar na yan para sa hanger. At mga kailangan natin ay barena. Kailangan natin ang concrete drill, pambutas, mga tabla, ito barena, lagaring kahoy at lagaring bakal, panglagari dito sa pipe, okay. Martilyo, at saka ito gagamitin natin frame. So, kailangan natin itong tox para mahigpit, saka itong mahaba-habang mga screw para kakapit sa pader. So, right guys? 12 inches. Hanggang dito yung hanger natin. 21. Hanggang dito yung tabla, frame. Kailangan natin ang frame dito. Dito yung measure ng hanger. Bar, papunta doon. So, gagawa ako ng frame dito. So, ang measure dito, nandoon, is 69.14. Tapos, patong, takot dito yung hanger ng bar. Okay, guys? Wala tayong motor control tutorial ngayon. Karpintero tayo ngayon, guys. Okay? Subukan natin magkarpintero. Watch and learn. Right? Okay. Start na. Ito yung mga kailangan natin. So, kailangan natin ng 21 inches. Yan. 21 inches dito. Wala tayong roller. Ito na ang roller natin. Yan. 21 inches. Then, dito kailangan natin ang 12 inches para sa bubutas tayo ng bar. Dito sa gitna. Okay, 12 inches. 12 inches. Bubutas tayo dyan ng bar. Okay? I-mount natin dyan. Right? So, ngayon kailangan natin ang barena. For safety, kailangan natin ng gloves para hindi tayo masuga. Una, putulin muna natin. Kailangan muna tayong lagaring o protection para hindi tayo masuga. Okay? Magputol muna tayo bago tayong buhay. Sabi muna natin ito. Putulin muna natin yun saka tayong putas dito. Okay guys? So, tahirin natin ito. Dahil karpintero tayo ngayon. Okay. Tapos na isa guys. One more wood. Tapos na isa. Ito pangalawa na ito. Pangalawa na ito. Karpintero tayo guys. Alam nyo, hindi lang puro electrical alam natin. Kailangan eh. Marunong tayong strategy. Ano yung strategy sa English? Strategy naman yung English, diba? Abilidad. Ability. Oh. Ang ibig sabihin ng diskarte ay strategy. English na pala yun. Para hindi lang tayo electrical. Okay? Yung magpagawa ng cabinet dyan, tawagan nyo ako pag nag-soy nung aking nagawa. Yung haba. Saka ito guys, alright? Ngayon, mabubutas tayo dito ng apat. Dito. Dito. Dito, yan. Tiba na yan. Garang din dito. Mga apat na ano. Dito. Okay guys. Ngayon, kailangan natin ng barena. Kompleto yan, guys. So, cold rate drill. Naiwan ako sa trabaho. Nakalimugot ang kundalin. Busy. Di bali. Meron na tayong heavy duty dito.
Alright. Bubutasan muna natin yung paglalagyan ng tornilyo para hindi siya mabasag. Alright guys. So bubutas muna tayo dito ng apat. Apat matibay na yan. Ngayon. Para hindi matamaan yung flow. Naka-hammer drill. Ilagay natin sa ordinary. Nice. One down. Two down. Ganun lang kabilis. Three down. Ganun lang. Ikatun up. Okay guys. Done. So, left to right. Okay. Bago natin kabi, kasi baba rin natin yung wool, bubutas natin dito guys. Ngayon, bago natin lagyan ng tox, para sigurado, match siya, bubutasan natin sa dito guys. Okay? Para matibay. Ibig sabihin, meron na tayong marking. Saka natin kukonkrete din yan. Right, guys? Okay, ito, one down. Right? Ito yung left. Papatong natin dito. Ito, nakapatong ang tubo natin. So. Right. Yun, papasok dito ang tubo. Okay? Para mahigpit. Tibay siya. Okay guys. One down. Okay. Pwede na ilaga. Pero butas naman natin. Okay. Butas naman natin din si Dan. So ngayon ang sukat ay parehong 12 inch. Okay. Pareho. Parang sinukat guys. Oh. Diba? No? Oh. Pinukag ka na naman. Yan. Okay. Wala, dito yan. Dito papasok itong tubo natin. Ganyan siya. Okay, guys? Alright. Guys, ito nga pala ang tawag dito ay drill hole. Pambutas ng pangtabla lang to guys. Okay? Meron din tayong ang tawag naman dito ano na yung circular hole naman to. Pwede rin. Pero malaki. Nakalimutan ko yung size na ng trabaho. So, ito rin, meron naman tayo na pang-module. Kailangan ang size nito, yung isaktong papasok ang tubo. Right, guys? Natin ito pasok. Ang tawag dito ay tox. Ito na yung minarkingan natin. So, barihan natin ng concrete drill. Okay? Natin siya sa hammer. Ito yung hammer. Nakalagay siya sa hammer. Okay, guys? So, babarinahan natin siya ng lubog ng konti. Okay? Okay, guys. Alright. One down. Two down. Ibabaw drywall pero sa low concrete. Para siguro break. Ah, ganito yun. Kailangan natin ng apat na drill dito. Okay guys, ngayon kapit na natin itong plastic. Itong plastic ito ay tox para makapit. Okay guys. Yan, papasok natin yan dyan. Mga hindi nakakalam yan guys, huwag yung basta-basta didirekta ang tornilyo dito. Kasi, mababaklas, matatanggal. So, kailangan natin ang tawag dito sa Pilipinas ay tox. Okay, guys, plastic. Nilalagay yan. Para ito, pag nalakita ng ano yan, screw yan, bubuka yan, mag-expand. Kakapit yan. Sa concrete o sa drywall. Ngayon, lalagay ito kasi ito mas matibay, guys. Okay? Mas matibay yan, guys. Ganon din sa kabilang side.
parang kapit niyan kahit bumitin pa kayo. Sa kabilang side, ganun din guys. Para matibay yan. Okay. Inulubog natin siya ng konti para abot niyo siya dun sa may simento. Kasi dun sa simento, matibay dun sa simento. Ganito rin sa kabila. Para umabot dun sa pader kasi may concrete dun. Kung nagagawa kayo guys, huwag kayong magmadali. Alalay lang. Okay? Ang tawag natin dito ay Robertson ang tawag dito. Pag flat, screwdriver. Okay. Pag ay square, so Robertson, right? Okay. Pasan natin doon guys, okay? Apat, walo. Apat sa kabilang side. Okay guys? Ipit ng manual para mahanap natin yung butas. Pwede kong barina, pero maganda to guys. Ang makasabit na guys, so para matibay. Okay guys? So, papasok natin dito. Ganyan. Kaya ito, binutasan ko ng apat guys. Natama lang to para hindi mabasag ang tabla. Okay, para hindi mag-crack ang wood. Kaya ako binutasan. At ito, parehas na ang sukat niyan guys. Okay? Dahil ito na yung size niya. Kabilaan, ganun din. Kung binutasan to at i-drill doon sa labas, may marking na. Kaya ito, tumpak na yan guys. At yun sa kabila guys, nakakabit na. Pitan na lang yan guys kasi maluwag pa. Hindi ko pa hinipitan. Okay? Tiba yan. Pass dito. Saka makikita yan doon sa loob. Oh. Sakto yan. Sakto na yun guys. Parang sinukat ng engineer. Oh, kala nyo. Okay, ngayon gagamitan ko ng barena para maipit masya ko. Para mabilis at maipit guys. Okay, ito. Ito muna. Ito ang kailangan ko. Okay guys, ngayon pwede na natin gamitan ng barena para matibay guys. Oh, naka-hammer tayo. Lagay natin sa drill only. Kasi yan ay hammer. Okay? Para maipit. Yun. Cool. Oh, tibay guys. Yeah, very nice. Oh, may one. Oh. Okay. Yun. Good. Ang frame dito para kakapitan ng wood. So para level, kunin natin yung height dito guys, okay? Ano daw ang lalagay mo dyan? Yung katungan. Katungan dito yung wood. So kunin natin yung level para makuha natin ang level niya, pantay. Supatin natin yung taas niya, duro niya. So nasa 67 3/4. Okay, dito tayo. Okay. So, sa kabila, meron din. 67 3/4. Okay guys, dito tayo. So, yung tabla frame dito. Kailangan ito guys, pantay siya kasi lalapat yung wood dito para may patungan sila guys. Okay? So, ito yung label niya. Yan, pantay siya. Saka ito yung marking natin. Okay? Tapos natin siya ng konti. Yung marking doon. So, ibabaw nito. Okay guys, so ngayon, ito yung binarinahan natin para pag salpak natin ay pare-pareho uli, bubutasan natin siya guys, okay? Oh, okay. Okay, di bali. Pag natin ibabarin na ito, sa gabal to guys. Okay, di bali na, ganito na lang. Okay. Taas siya. Ngayon, na siyang marker. Kailangan natin ng uli. Concrete drill. What is that? This is a concrete drill para sa Portox. Hindi pwede yung Portox. Portox. Okay. Kailangan natin ang lagay natin sa hammer drill. Okay, guys. Hammer drill. Yan. Isa muna. Tapusin ko muna to sa kayon guys, okay? Are you ready guys? Lagay na natin tong plastic guys, okay? Ayan ay katulad ng sinabi ko, itong plastic na to, kung meron to,
Pag ipinasok mo yung screw dito, mag-expand siya. Expand. Expansion. Okay? Make it para maghawak at more stronger. Kasi kung direct lang, ano lang, mahinang klase, guys. Okay? Ngayon, lalagay na natin yung tornilyo, guys. Okay? Kaya ako binutasan to, guys, para hindi mag-crack ang wood. Okay, guys? Hindi siya mapasag. So, yan ang vlog natin, guys, ngayon. Carpintero. We are carpenter today. Nasukat na yan, guys. Okay. Oh, yan, eksakto. Kasi... Okay. One. Oh! Oh! Guys, pati ba yun? Okay. La, right? Ito na yung sukat natin ng taas niya. Dahil ito ay may butas na siya, mayroon na tayong guide. Okay? So, muna yung dulo niya sa taas niya, itapat natin, ganun lang. Then, ito yung taas niya, marking natin, i-label lang natin doon. Yun, that's it. Ganun lang, guys. Then, okay. Hindi pwede sa mic. Ngayon, may marking na, guys, okay? Barinahan natin ang concrete drill kasi concrete yung sa loob. Tapos, lagyan natin ng plastic, same procedure, guys, okay? Then, lagyan na natin yung plywood dito, saka natin barinahan para di sa gumanaw. Alright, guys? Okay, now, concrete drill. TV duty. Yan ang barin ako, guys. Master. I'm master. TM Mastercraft. Ganda to, guys. Alright, guys. Almost. Para makapi siya, guys. Tiba ito, guys. Patapos. Sabit na natin yung tatlo dito. Label niya, tapat niya. Then, para siguradong hindi sala, silipin natin sa likod, guys. Ayun, tumpak, guys. Saktong-sakto, guys. Parang sinugat, guys. Yan, diretso na natin itong isa. Umasok ang gitna, yan, oh, guys, oh. Sakto, oh. Oh, yan, muna hipitan. Para makita natin dito kung tama talaga. Yan, tapat doon. Ibig sabihin, okay siya dito. Okay, guys, done. Cover. That's it. Okay. Kailangan ko ang step ladder, guys, para ma-bari natin si iba. Okay. Let me see here. Exit. Yeah, I need longer one, guys. Yeah, okay, yeah, guys. Okay, guys, tapos na doon sa kabila. Dito na lang. Lagyan natin ng basa natin konti para hindi mag-crack para hindi mabasag. Okay, guys? Dahil pwede natin diretso itong ipasok, kaya lang baka mag-crack. So, para mas hindi mabasag, guys, lagyan natin maliit na barena. Okay, guys? So, barena natin. Isa, dalawa, mga tatlo, pwede na, guys. Okay? Okay, babarena ko. Sandali lang, guys. Almost done, guys. Ganyan lang ang paggawa ng closet, guys. I hope you learn, guys. You learn a lot. And next time, you can do it yourself. You don't need carpenter. Hindi na kayo maghanap ng carpenter, guys. Kaya nyo nang gawin yan. Kailangan nyo ng gamit.
kontakin nyo lang ako. Tawagan nyo ako kung gagawa. Punta ko sa bahay nyo, guys. Sa Canada, kontakin nyo. Punta sa Canada, na ako, yung mga taga-Canadian dyan, okay? Number is 647-404-4675. Message me. Ayan, oh. Oh. Yun. Hindi siya mababasa. Kasi mayroon na siyang... Tingnan natin yung ginawa natin, guys. Okay. Oh, tibay na. Dito, papatong nila dito, okay? Punting, punasan na lang ng konti. Guys, job done, guys. Meron na tayong hangaran. Itong ginawa ko para matibay siya. Okay, nakakabang siya sa concrete. Okay, guys, itong ginamit na pipe is conduit. Hindi yan ANT. Ang ANT manipis, guys. Pero ito ay conduit. 1 inch lang. Right? Okay, now, you learn something about carpenter, right? Carpenter na tayo, guys. Eh? Parang ginawang original na carpentero, guys. Professional? Professional na professional ang dating, guys. Yeah. Alignment. Right? Successful. See? Beautiful. Beautiful. Testing natin damit, guys. Yan. Mayroon na tayong hangaran ng damit, guys. Okay? Yan, oh. Pati iba yan kasi conduit. Alright, guys? Before and after. Man. Alright. Ito, papatungan ng mga tuwalya, kumot, unan. Parang tunay na karpinterong kumama. Right? Kasi ito, brace lang patungan niya para hindi siya mag-bend. Okay, guys? Right. Okay, guys. This is the final job. Look at the frame now. All painted white. Very nice and clean, guys. Look all around, right? See? You can put your hanger now. Looks like you buy in IKEA, huh? You can put your hanger now, guys, right? Okay, have a great day, guys. We are carpenter now. We know how to make closet. Bye.